Masayang araw, Pilipinas, at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Kung saan man kayo naroon, masayang araw. Ngayon, pag-aaral natin, patalakayan natin itong ating inahin kung pwede ba hindi paliguan pagkatapos mga anak or hanggang mawala ang kanyang mabait. So, yun ang ating pag-aaralan at tatalakayan sa video na ito. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan i-subscribe ang aking channel, like, share, comment, at huwag din kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video na i-upload. So, tara na! So, ayun ang ating pag-aralan at tatalakayan itong inahin kung pwede ba hindi paliguan pagkatapos mga anak o hanggang mawalay ang kanyang mga biik. So, meron kasing mga ganyan na mga advice sa ibang mga technician o ibang mga naka-experience, mga pig farming na hindi pinapaliguan ang kanilang inahin. Yung sa aking pinsan naman na meron silang 2,500 yun sa ginseng, siya yung tinatawag na kibali pinagkatiwalaan ng kanyang company. So, ang kanilang baboyan is taas ng kanilang baboy, halimbawa dito sa taas kasi mababa rin sa akin, meron sa sinatawag na fan or ceiling fan sa kanilang mga inahin. So pwede nila hindi paliguan kasi meron silang mga ceiling fan. Yung iba naman na mga pigiri, yung mga malaking pigiri, iwan ko kung sa Monterrey, I think merong aircon na mga baboyan nila. O iba pang mga baboyan like biotic, siguro may mga aircon na baboyan kasi yung aircon hindi na pinapaliguan ang kanilang mga inahin. Alam nga naman, paliguan mo eh, aircon mo na aircon na nga yung baboyan mo, papaliguan mo pa. So yun, hindi sila nila pinapaliguan. So sa atin naman ng mga backyard o maliliit na mga baboyan, isa, dalawa, tatlong inahin, apat, hanggang sampo, pwede bang paligo o hindi paliguan ang ating inahin? Masasagot ko po, pwede yung hindi paliguan ang ating mga inahin. Baka sabihin mo, paano yan, hinihingal yan, nagiinit yan, higa-higa yan. So ang ginagawa ko is nilagyan ko siya ng basahan dito sa kanyang taas. Pag ganito nakadayo siya, bagong panganak niya, kinabukasan, lagyan ko siya ng basahan hanggang 3 days to 4 days to 5 days. Kasi nakabawas yun yung kanyang paghihingal. So after 1 week, ang ating mga inahing baboy, pag nakabot na siya ng 1 week, nababawasan na po ang kanyang init. Pero dahil di talaga may iwasan na mainit ang kanyang katawan, so after 1 week, ang ginagawa ko is ganito. Sa kanyang tulugan is may tubig. Ayan. May tubig-tubig. So higa-higa yan siya dyan kung mainitan siya. So pagkatapos niya higa-higa dyan, tatayo siya. So saka ko pupunasan ang kanyang mga tubig at dididi naman ang kanyang mga biik kasi kung mabasa yung kanyang higaan tapos dididi yung mga biik, magkaroon sila ng tinatawag na ubo. Magkaroon sila ng ubo kaya dahilan na magkalagnat pa sila. Ayan. So ayan, hindi ko pa siya pinunasan kasi nandoon pa sa loob yung kanyang mga biik. Ayan. So hindi pa siya napunasan. So maya-maya, pagkatapos ng ating vlog, so pupunasan ko yan. So pwede palang hindi paliguan ng ating mga inahing baboy kahit wala tayong aircon. Yung nga lang, so unang araw ng ating mga baboy, kinabukasan, pag-anak niya is lagyan ng basahan sa kanyang likod. Mga dalawang basahan na hanggang dito, abot dito ang kanyang, ganyan, isa, dalawa, tatlong basahan, apat, ganyan. At least magpuno ng basahan ang kanyang likod na may tubig na pinigaan mo. Hindi yung basahan na punong-puno ng tubig tapos mahuhulog yung kanyang mga tubig. Pipigaan mo ang kanyang tubig para hindi po mababasa ang ating inahin. So ayan, hanggang 1 week lang yan, mawawala na yung kanyang init. So ito ngayon is 22 at 21. Kung ipabalik natin, 21 ngayon, 22. So 22 ngayon, hindi pa ito naliligo. Ang ginagawa ko lang is pinupunasan ko ang kanyang didi lagi kasi yan naman ang nadididi ng ating mga inahin, yung mga bakterya, yung mga dumi. Pag nadidi nila yan, magkatai-tai sila at magka-infection. Pag na-infection sila, sanhin na yun na mamamatay ang ating mga biik dahil ma-dehydrate. So ayan, pinupunasan ko lang ang kanyang madidi. Ayan, pinupunasan ko lang para hindi madidi ng ating inahin. So itong ate, tingnan nyo naman, madumi siya. Ayan. So hindi pa kasi siya napalaguan within 21 days. So bakit ko hindi pinalaguan? Kasi sinusubukan ko, inaaral ko kung maganda ba yung resulta ng ating mga inahing baboy o ating mga biik na hindi pinapaliguan. So para po maganda ang resulta ng ating mga biik, bakit po maganda? Kasi po hindi nababasa ang sahig ng ating mga inahin. So ang mga biik natin is natawag dito, hindi rin sila mababasa. So ganito 21 days, pwede na ba paliguan ang mga biik? So ang ginagawa ko, hindi ko pinapaliguan yung aking inahin kasi, so hindi siya napapaliguan. So dito, mamayang tanghali, dito naman is pupunasan ko kasi yan maya-maya. Ayan, maya-maya, pupunasan ko na lang para makita niyo kung paano pupunasan. So ayan. Ito yung
kamunas ko. Ayan. E ano ko muna, kapatayin ko muna at titingnan natin paano magpunas. So ayan, pupunasan natin ang ating side dahil mapapadidin ako maya-maya. Kung sa umaga, hindi ko pwedeng basain ang aking side sa aking mga sa aking nahin. Bakit po? Kasi malamig po sa umaga, yung mga bake is malalamigan. So maya-mayang tanghali, saka ito basa. Kasi hindi na mainit. Bunasan ko lang sa umaga. Ayan. Tapos pipigaan. Ayan. Para magdidi sa maya, hindi basa ang kanilang katawan at hindi sila magkaroon ng ubo. Ayan. Ayan, tapo na siya. Pwede natin padidiin ang ating mga bake maya-maya. So ayan, bubuksan ko na sila para maya-maya ididili na sila. Ito yung panakip nila is steel plate lang. Meron yung ditong panakip kaya lang nagamit ko dun sa kabila. So, ito lang muna. So ayan, maya-aya, didi na yan sila pag ayan, umpisa na sila nag-didi, ayan. So maya, hihiga-higa pa yan. So ayan, kailangan ang ating inahin bago tayo maglilinis sa kanyang higaan o sa kanyang kulungan, kailangan natin ipasok muna yung ating mga biik sa ating kulungan para hindi sila mababasa, lalo na ngayon panahon ng lamig. So mahirap po na magkaroon ng sakit ang ating mga biik, lamig at init. So bago-bagong panahon, so kailangan safety ang ating mga biik, kasi pag namatay natin ng isa, dalawa, tatlo, napakalaking sayang, porke pa naman yung ating mga biik. So yun lang, sana napulutan nyo ng kunting aral kung paano mag-alaga ng baboy. Huwag nyo din kalimutang i-share ang ating video para kahit naman paano makabot sa ating kasama sa pagbubuyan ang konti nating tips alam sa pag-alaga ng baboy. Yun lang. God bless us all.